Diyos ko! Ang kupad-kupad ng takbo ng bapor na ito. Buenos dias, todos ustedes. Kalahati lamang ang takbo ng makina, kapitan. Bakit hindi tulingan ng gusto ang takbo nito? Marahil kapag bumilis pa ay masasalisan na tayo sa malawang pagkikili na iyon. Hay nako! Iyan ang nadaraang kasko at mga Indio na retigo at ang dalaba ay nakakasira lamang sa kagandahan ng paligid. Mabilisan sana talagang takbo ng Bapor Cabo kapag walang mga Indio ang nasa tangtang at sa iba pang bahagi ng paligid. Mga basura lamang sila at pakalat-kalat sa daan. Mga Ginoo at Donya, kailangan natin bigyang pagpapahalaga ang pag-aaral ng siyensa. Dahil kapag walang ekspertong sainista, wala tayong pag-umlad. Kaya dapat iyong pag-aralan ang mga tao rito. Tumigil ka, Benzaib. Karanasan lamang upang mapaganda ang Ilog Pati. Kaya hindi na dapat pag-aaral ng siyensa. Matalinong pag-iisip ang kailangan. Dapat mong isipin ang mga sulerni ng liko-liko at mabuhanging Ilog Pati. Lunas ay napakadali. Di ko nga lang mawari kung bakit walang sino man ang nakaisip nito. Dapat lamang humukay sa isang malalim na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pati hanggang sa labasan ng Magalagos sa Maynila, at ang lupang mahuhukay ay itatabon sa dating ilog. Kapag nagawa ito, iyak na mas mapapaikli ang ating paglalakbay. Ito kasimple, hindi ba? Ngunit saan ko naman kukuha ng mga algastahin sa mga manggagawa? Walang magugugol doon, Custodio, pagkat ang mga bilanggo ang gagawa. Walang sapat na bilanggo. Kung gayo'y piliting gumawa ang mamamayan, bata man o matanda. Kaguluhan lamang ang ibubunga niyan. Mga kaguluhan? Kansa na ba kahit minsan ang bayang Ehipto? Hindi, taga-Ehipto ni Hudyo ang anyong harap. At ang mga Pilipino ay hindi miniminsang naghihimagsik, kung hindi dahil sa mga pare. Ang mga panahong yaon ay nakalipas na. Hindi na muling maghihimagsik ang bansang ito. Nagsaan man nila ng mga gawain at patawan man ang mataas na buwis. Kung wala naman kayong maisip sa solusyon sa problemang ito, ay maaari na namang pag-isipan ng mabuti ang aking solusyon. Wala rin namang mawawala kung susubukan ito, hindi ba? Sana'y pag-isipan niyo ng mabuti kung ano ang tama. Muna na ako sa inyo, mga Ginoo at Donya. Isang malatong Amerikano! Indyong Ingles! Kumusta na ang kalagayan ng mabuti naman ho, Kapitan. Ngunit tulad ng dati, ayaw niya pa rin magpatingin sa mediko. Napakatigas talaga ng ulo niya si Kapitan Diago. Kapitan! Nice po namin paalam sa inyo na nagbabalak po kami mga kabataan na magtayo ng isang institusyon gamit ang wikang Kastila. Institusyon na may wikang Kastila? Mukhang magandang idea yan. Ngunit natitiyak kung hindi ninyo iyan maisa sa katuparan dahil alam niyo namang tutol dyan si Padre Sibila. Ikamali po kayo. Matutupad po ang panukala sa amin sapagkat tutulungan tayo ni Padre Irino. Saan naman kayo gagastahin? Nagambag-ambag ngayon po ang mga estudyante. May mga profesor na rin po. Ang kalahati ay Pilipino, ang iba naman ay Kastila. Kilala niyo po ba si Makaray? Bukas paral po nang gawing paaralan at isa sa kanilang kabahayan. Mabuti kung ganoon. Sana ay matagumpay kayo sa inyong plano. Paano? Mauna na ako sa inyo. Siho, Kapitan. Makakaasa po kayo. Salamat po sa pakikinig. Hindi ka lang kaibigan, kila ikaw na mula nung ating mapag-usapan ang iyong kasintahan. O ang ibig nga naman. Sa bagay, ang iyong kasintahan ay kaibig-ibig. Ngunit ano? Sino naman ninyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi, Gino. Ngunit magkalapit lamang ang aming bayan. Bakit po, Gino? Hindi pa po ba kayo nakakarating doon? Sadyang hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan dahil ang mga tao doon ay hindi naman bumibili ng mga alahas. Sa aking palagay ay dahil mahihirap ang mga tao doon. Sadyang hindi lang kami bumibili ng gamit na hindi naman namin ito. Well, eto. Saluhan na lang ako sa pag-inom ng aking sorbesa. Salamat po, Ginoo. Ngunit hindi kami bumibili. Ano? Saan naman kayo napatungo? Hindi nyo ba nakita ang pinaka-bahaging mainam sa paglalakbay? Ay nako, hindi ako nagtatago. Nakita na ako ng mga ilog at tanawin. Ang may kabuluhan lamang sa akin ay yung may mga halaman.
kung sa alamat lang din naman ang pag-uusapan, mayroon din yan ang Ilog Pasig. Nariyan ang alamat ng malapad na bato at ayon daw sa mga tao noon ay may isang malapad na buhay na bato. Lahat ng tao ay nakakaalam yan. Ngunit Padre, hindi ko alam ang alamat na yan. Siya nga, ano ba ang tumatagal sa ngayon, Padre? Sabi nila, may isang estudyante. Mawalang galang. Ngunit Kapitan, alam niyo ba kung saan dako ng lawa napatay ang isang Filibusterong nangangalang Guavera, Navarra, o Ibarra? Sino nga yun? Ibarra, Crisostomo Ibarran ang pangalan niya. Tingnan niyo ang lugar na iyon. Sabi ng mga gwardiyang sibil ay hinahabol nila ang bangka ni Ibarra nang bigla itong tumalon at sa tuwing lalabas ang ulo nila at pinauulanan agad nila ng bala. Pagkatapos ay hindi na nila ito nakita, ngunit nakita nila ang dugo na kumawala sa lawa. Ha? Dapat talaga sa kanya, dahil siya ay isang pinag-usin. Manambala talaga siya sa kanyang pamanan sa pinag-usin. Ginoong Simon, ayos ka lang ba? Parang namumutla ka ata. Sandali, huwag kong sabihin na nakikita ka. Ngayon dapat sanay ka na dahil isa kong manalang ba? Ang lawang ito ay bigit na malaki at malawak. Marami na rin akong kilalang manlalakbay na nahihilo dito. Dalis po ko, mabuti't andito ka. Ang ganang gabi, tali ano, napalitod mo. Kailangan mo magbayad ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. Sabi niyo po ba ako ay magbayad ng buwis sa sarili kong lupa? Kung hindi magbabayad, ibigay sa iba ang tungkulin ng pabili ng dito. Ako ang naghirap na magtanim at mag-ani dito. Ibinuos ko ang dugo at pawis ko upang maiawan ng sahirap ang pamilya ko. Ngunit hindi sa iyo ang lupang nililinang mo. Pag-aari, may kasulatan ba yung nagpapatunay na sa inyo ang lupang ito? Meron! At nasa naman iyon? At bakit mo kailangan makita? Hindi ako magbayad ng kalahati ng buwis hanggat wala akong katibay na kita sa inyo ang lupa ito! Handa ko may kapag-usapan, may paglaban lamang ang aming karapatan! Okay, barbaridad! Kunin ang anak na lalaki at gawin! Huwag siya, sabihin! Bawal niyo siya! Wow! Ama! Ay, mamay! Piso ang inihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay yung ama binibili. Saan ako kukuha ng 500 piso? Ang mga alahas, liban lamang itong agnos. Handog ito sa akin ni Basilio. Ngunit, ito'y hindi sapat. Tama, mamamasukan mo na ako kay Hermana Pension bilang utusan. Matagal na rin ako nagpunta ko rito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang mga sakit na sinabi ko. Ano yun? Si Ginoong Simon? Ngunit anong ginagawa niya sa puntod ng aking ina? Ano? Mari ka po ba kayo matulungan? Ano ginagawa mo sa gubat na ito? Kung naalala niyo pa, sa mismong pog na ito tayo nagkita. 13 taon na ang nakalipas. Kayo po ang naghantog sa akin ng pakikiramay. Sa palagay mo, sino ako? Isang tao ang pinapalagay kong dakila. Kayo po si Crisostomo Ibarra. Na sa pagkakalam na lahat ay patay na. Isang nakakamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masuwi sa aking palad? Ang pagbunyag mo sa aking tunay na pagkatao ang sisira sa mga plano ko. At hindi ko hahayaan na mapunta lang sa wala ang mga plinano ko. Kung gayon, nagkamali pala ako sa pagkakakilala sa inyo.
Kumusta na ang lagay ni Kapitan Tiago? Mabagal na ang tibok ng kanyang puso. Mahina-mahina na rin ang kanyang pulso. At wala na rin siya ang ganang kumain. Kumalat na sa buong katawan niya ang lason. Maaaring mamatay na siya anumang oras ngayon. Tulad ng Pilipinas. Lalo siyang pinanghihina ng bangungot at pananakot. Tulad ng pamahalaan. Ano nga po pala ang bagay ninyo, Ginoong Simon? Naparito ako para papiliin ka. Ang kamatayan o ang kinabukasan mo? Ang kamatayan o kinabukasan ko? Hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo mag-desisyon. Makinig ka sa akin. Mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras ay magsisimula ng himagsikan. At bukas, wala ng universidad, wala ng mag-aaral, at wala ng magpapahirap. Handa na ang lahat. Natitiyak ko na ang aking tagumpay. At ang lahat ng hindi nakatulong ay ituturing namin kaaway. Ang paghihimagsik ay pagpapatiwakal. Paghihimagsik lang ang tanging pag-asa. Hindi, Ginoong Simon. Ang pag-asa na sa karunungan, sapagkat ang karunungan lamang ang isang walang paglipas. Ang pananalig sa karunungan at pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kaulugan. Nawalan ka na ng prinsipyo at pansaliling katauhan. Nakikita kong ikaw ay hindi Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Yan ay hindi totoo. Siya sige. Alang sa alaala ni Elias. Kailangan mong pamunuan ng isang pangkat at salakayin ng kumbento ng Santa Clara. Pupunin mo ang isang taong tanging ikaw lang ang nakakilala bukod ni Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo. Patay na si Maria Clara. Patay? Hindi totoo yan. Bumalik ako para iligtas siya. Kaya hindi maaari yan. Ikahay ng kapo nang siya mamatay. Naparoon sa kumbento upang makabalita. Nasabihin nila, napatay na siya. Ito ang sulat ni Padre Salve, nalilang ni Padre Ilino. At dahil sa sulat na yan, ay nag-iinap peace ngayon si Kapitan Tiago. Sinungalingan. Gusto na lang ulit langin para makaiwas sa paghimagsik. Kailangan iligtas natin siya. Basahin mo ang liham. Ngayon hapon, nugtog ng kampana ang agunyas sa pagyaw ni Maria Clara. Yung mausa na hindi ko man lang nakita o nalaman na ako'y nabubuhay dahil lamang sa kanya. Nakikiramay po ako ng sinunod. Jesus, tumoy bara. Ako nga. 13 taon akong nabuhay na malayo sa aking bayan. 13 taon akong naghintay, nag-alala, umasa na may tuwid ang iyong kamalian. Pinipilit mo si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Ngunit wala kang karapatan na diktahan ang kanyang buhay. Si ang anak ko. Patay na. Si Maria Clara ay di mo anak. Anong ibig mong sabihin? Siya ay anak ni Padre Damaso.
Ano ang nangyayari dito? Bakit sila nagtipon-tipon? Sandali! Ano ba ang nangyayari dito? Hindi mo na ba nababalitaan ang planong paghimagsik sa mga estudyante ay hindi natuloy? Mauna na ako sa'yo. Narinig mo naman balita? Opo, ngunit ako'y naguguluhan. Nagkaroon ng plano ng paghimagsik ang mga kabataan at mga estudyante ng support dito. Mas mabuti pa sunugin ulit ang mga papeles, iho. Pag-ingat ka, Basilio! Oo. Sige ho, salamat po at mag-iingat din po kayo. Pakiray! Basilio, anong ginagawa mo dito? Maaari ka mapahamak sa iyong pagbigla-biglang pagsugod. Narito ako upang kausapin ka. Binata, anong pangalan mo? Basilio ho, bakit ho? Isang mag-aaral ng medisina, nakatira sa Kalianalam. Kayo'y aming dadakpin. Ano? Pati ako! Anong yung uwi ka, Himana Bali? Binakip si Basilio? Oo, huli. Nakabilang ko siya ngayon kasama ang ibang mga estudyante. Hindi! Si Kapitan Tiago naman ay patay na. Sino pa ang nalalabing tutulong kay Basilio? Sino? Si Padre Camora. Hindi nga ba siya ang nagpalaya sa iyong Lolo Celo? Hinggan mo siya muli ng tulong. Tiyak na mapapalaya niya si Basilio. Hermana Bali, maaari mo bang wag na lang tayong kumulit? Sa sunod na araw na lang po, ako na po ang bahala. Anong huwag na? Andito na tayo, kaya mas mabuting tumuloy na tayo at naghihintay ang padre. Ngunit Hermana, ayaw ko na po talagang tumuloy. Ano ba huli? Akala ko ba gusto mong makalaya si Basilio? Ano ang kailangan ninyo? Ah, padre, iiwan ko muna kayo para kayo ay makapag-usap. Hermana, pakiusap ho, huwag niyo po kong iwan dito. Ano ba? Sige na, mag-uusap na naman kayo. Huwag kang mag-alala, nasa labas lang ako. Hermana Bali! Alam ko ang pakay mo, huli. Nais mong makalaya ang kasintahan mong si Basilio. Tama ba? Sige, tutulungan kita. Ngunit alam mong may kapalit ang lahat ng bagay. Tulungan niyo po akong makalaya si Basilio. Talaga, may mga tao talagang swerte. Kung sa bagay, mabuti na rin at sigurado ang kanyang pakakasalan kaysa sa isang hamak na matatang si Isagani. Marunong din mag-isip ang babae. Alam niya na hindi niya kaya ang buhay mahirap. Uli! Mahal ko! Bakit mo iniwan? Nagpunta sa kumbento upang hingi ng pagpapalaya sa iyo. Ngunit hindi namin alam yun na pala ang magwawaka sa kanyang buhay. Simon, isa akong masamang anak at kapatid. Nakalimutan ko nang pinatay ang aking kapatid at pinarapan ang aking ina.
Ngayon, pinaparusahan na akong Diyos. Wala na akong nararamdaman, kundi galit at paghihigante. Ngayon, handa na akong ipagtanggol ang aking bayan mula sa mapangaping Kastila. Nabigo ang kilusan ng dahil rin sa akin. Purong sulong ang aking mga desisyon dahil umiibig pa ako noon. Ngayon, patay na ang aking puso. Wala nang dahilan para umatras. Pareho na tayo ngayon at sa tulong mo, ako'y magtatagumpay. Magsasabog ako ng kamatayan sa gitna ng bango at rangya. At ikaw naman, gisingin ang mga kabataan sa gitna ng dugo. Halika dito, may papakita ako sa'yo. Para saan naman po ang ampara niya? Hintayin mo. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig na putok, ay lalabas ng mga artilyero at iba pang mga pinasundo ko noon. Sabay-sabay na susugod ang lahat. Magkakagulo ang mamamayan at nanaisin na rin lumaban. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Mamatay ang mga mahihina at ang mga hindi handa. Lahat? Kahit ang mga walang laban? Oo. Lahat. Lahat ng Indio, Mestizo, Pinsig, mga Kastilang duwag. Kailangan magsimula muli. Mula sa dagong dadanak ay sisibol ang bagong lahi. Sa bagong lipunan na kahit kailan ay hindi magpapaapi. At ano na lang ang sasabihin ng buong mundo sa gagawin natin ito? Pupurihin tayo ng daigbig. Ano nga naman ang aking pakialam? Bakit kailangan isipin kung pupurihin nila ito o hindi? Bakit kailangan linagpin ang mundong hindi kailanman ay dumingap sa akin? Tama ka. Kita na lang tayo mamaya. Ito ang handog ko sa bagong kasal. Napakagandang ilawan. Maaari na ba itong gamitin? Oo naman. Bakit hindi? Naway magsilbi itong tanglaw na pagdidiriwang nyo sa inyong pag-iisang bibjib. Maraming salamat, Don Simon. Walang anuman, Juanito. Kung inyong mararapatin, napayaalis na. Sapagkat may dadaluman pa akong paanyaya ng aking kaibigan. Mag-ingat kayo, Ginoo. Maraming salamat. Buenas noches. Adios. Ang dami palang mamamatay sa pagsabog ng magaganap. Kawaawa naman sila. Hindi. Anong pake ko kung mamamatay sila? Hindi ko kayang sirain ang pagtitiwala na ibinigay ni Ginoong Simon. Ngunit, hindi dapat sila mamatay. Papasokin niyo ako! Kailangan ko silang iligtas! Di ka maaaring pumasok dito. Tignan mo nga niyong suot. Ililigtas ko sila! Umalis ka na! Anong ginagawa mo dito? Si Galing, tara na! Umalis na tayo dito! Bakit ka alis? Pupuntahan natin siya kasi aalis na siya bukas at ibig ko siyang makita. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ko alam. Pakinig ka! Alam para doon ay malamang pulbura! Sasabog yun anong oras! Tara na! Ngunit si Paulita ay nandoon at hindi siya maaaring mamamatay. Paulita! Nakasulat dito. Mane Fesel Paris. Gusto mo ibaka? Isang biro lang iyan! Hindi magandang biro. Galing sa isang taong matagal na namayapa. Si Ibarra, siya ang nagsulat ito. Sulat kamay niya ito. Ito na yung kasiyahan. Walang dapat ipangamba. Walang kwenta ang ganyang kagasing biro. Hindi kaya dais niya tayong patayin lahat. Pagririn eh. Pagkataas na lamang ang mitsa. Isang saglit lamang. Thank you.
Tuloy ka na. Masama ba yung pakiramdam? Wala ito, Padre. Mawawala din ang lahat ng ito pagkaraan ng ilang sandali. Ano mang oras mula ngayon ay tatalab na ang lason sa aking katawan. Diyos ko! Huwag ko kayong matakot. Lumalalim na ang gabi. Nais ko lang kung ilahad sa inyo ang aking hihim. Handa akong makikinig sa iyo, Don Simon. Padre, ayokong mamatay na may dalang kasamaan. Ako, si Crisostomo Ibarra, na malawon ang pinapalagay na patay. Noong araw, pagkatapos kong mag-aral sa Europa, ay bumalik ako rito para pakasalan ang iniibig kong si Maria Clara. Ngunit ito hindi natupad. Plinano ko po ang lahat dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako dito para magiganti at balikan ang mga tao kung mapi sa akin. Patawarin ka ng Diyos. Anak, lagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi palaging masaya. Kailangan din nating makaranas ng sakit upang matuto at hindi magpuot. Ang paghihiganti ay walang magagawa dahil ito lamang ay nagbubunga ng bagong kamalian sa atin. Palagay niyo po ba Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Walang makapagsasabi sa iniisip ng Diyos, ngunit kailanman ay hindi siya nakangad ng masama sa atin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan, pag-ibig lamang ang nakakagawa ng dakila. Bakit ako ang pinarurusahan at hindi ang mga masasamang namamahala na walang dulot kundi kasamaan? Kailangan alugin ang lalagyan upang humalimuyak ang bango. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa ng aking kalooban. Malibing kanawa sa kailanman ng dagat, ngunit kung kakailanganin ka ng mga tao sa isang marangal na hangarin, ipahintutulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinampupunan ng alon. Pansamantala, dyan ka muna, hindi ka makababaluktos ng katwiran, hindi mag-udyok ng kasakiman. Grabe yung basilyo eh. Isang biro lang yan! Hindi magandang biro galing sa isang taong matagal na nang layak. Hindi magandang biro galing sa taong nakasulat dito. Manetes. Nakasulat dito. Si Ibarra, siya ang nasulat to. Si Ibarra, siya ang nasulat. Ituloy ang kasiyahan na dapat ipangawa. Walang klase, walang kwenta ang ganyan kanyang kwento. Hindi kaya dapat. Ayaw ako. Camora.
Sige na! Wait lang! Ano ba ang nangyari? Utangin mo, Hansel Agag.